What's up mga nilalang? Okay, naalala niyo yung dati natin ginawa na DIY na ganito? Yan, version 5 na to ng L1R1. Ngayon gagawa tayo ng sarili natin gamit yung popsicle stick. Okay. Yan, popsicle stick. Kung hindi pa napanood yung last video na ginawa ko, panoorin nyo muna tapos balik kayo sa akin, no? Yan, okay, syempre, sa DIY na gagawin natin project, kailangan natin yung mga materials. So, ito yun, papakita ko sa inyo. Kailangan natin gumamit ng popsicle stick, ball pen, gunting, ruler, mga old, ano nyo, old cards. Pwede naman din kayo bumili. Sa 7-Eleven, mura lang yung reward card. 10 pesos lang yun. Pwede kayong bumili dun. Sabihin nyo lang reward card. Yan. Bibigay nila sa'yo 10 pesos lang yun. Lighter or glue gun. Tapos, syempre, yung pinaka kailangan natin, yung aluminum foil. Then, kuha kayo ng foam. Kahit anong foam, basta yung medyo manipis tulad nito. At yung sa tingin yung malambot, pwede na yun. Glue stick. Tsaka yung karton. Hindi ko alam kung magagamit natin ito mamaya. Gawa ka ng apat na 2.5 cm. Gamit yung ano mo, syempre measure mo gamit yung ano, ruler, diba? Yan. So gawa ka ng bali apat na 2.5 cm. Ah, wait lang pala. Yung last, itong dulo. Yan, yung dulo na yan. Iwan nyo yan, no, kasi pampaporma yan mamaya eh. Makikita nyo mamaya. Yun. Pagka naguhitan nyo siya ng ganyan, gupitin nyo na siya gamit ang gunting. Pero syempre dapat hinay-hinay lang kasi baka tumalsik yung gugupitan mo. Okay yan. Ito. Sabi ko sa inyo, tatalsik yan eh. So, gawa kayo ng apat na ganito. Yan. Daan-daan lang sa paggupit kasi minsan, yung popsicle stick, nagka-crack siya. Kaya, inay-inay lang. Bali, pag nakagawa ka na ng apat na ganyan, tabi mo muna to dahil ito yung magiging, ano natin, ito yung magiging nasa screen ng code. Ngayon, yung measurement naman na to is 4 cm. Yung lapad niya. Yan. So, gawa ulit tayo ng apat. Okay, yan. Tapos na. Bali, may apat na tayo ng 4 cm na popsicle at 2.5. Yan. Ngayon, ang gagawin natin is pagdidikit natin itong dalawa. Baligin nyo siya nyan. Yan, pagdidikit natin sila. So, ito yung magiging top natin. So, didikit ko sila gamit yung glue stick. Ngayon, pwede naman yung lighter tsaka glue stick. Pwede rin naman to. Kung meron kayo ha, pero kung wala kayo, gumamit na lang kayo ng lighter. Okay, so nakadikit na siya. Okay, next step na gagawin natin is yung ginawa natin na 2.5 cm na may ano, may edge. 'Yon. Kakabit natin siya sa dulo. 'Yan, bali ganyan ang mangyayari niyan. Kailangan nakaganyan siya. I-glue stick lang din natin siya or pwede naman kayong gumamit ng shoe glue or mighty band. Depende sa inyo kung gusto ko gamitin. Glue stick kasi madaling tanggalin tsaka madali ding i-set up. So, kailangan dapat lawayan para ma-press mo siya. Kita niyo ba? Okay, ganyan siya. Ganyan, ganyan. So, tayin lang natin ano, matuyo. At manigas. Gawin natin naman yung ano, yung sa dito. Ayan. So ang gagawin natin is kuha tayo ng
double-sided tape, and then dikit lang natin siya dito. Gupitin natin yung excess na aluminum foil. Ayan. So after natin siyang gupitin, flat natin siya using card na lang to. Card, using card, flat natin siya. Ayan, para mag-flat yung aluminum foil natin. Yan. Pag ganito na yung tsura niya, pwede na yan. Tabi muna natin to, and then kunin natin yung foam. Gawin natin, lagyan ulit natin siya ng ano dito, ng double-sided tape. Then, gupitin ulit natin siya at iwanan natin yung may ano, double-sided. Yan, okay. So, itong foam natin is meron ng double-sided tape. Ngayon, ang gagawin natin is didikit natin siya dito sa kung saan ididikit yung screen. Okay, dito sa loob. Ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng foam sa loob. Ganyan. Okay, so ganyan siya dapat. Nasa loob. Okay, yan. So, after mo siyang malagay, next natin gagawin is yung aluminum foil. Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin itong foam. Okay, so, kailangan mong gupitin yung ginawa mo into half. And then, ang gagawin natin, didikit natin from inside, tapos palabas. Hanggang dun. Sa top. Dikit natin sa loob. Sa edge. Yan, hanggang ganyan. And then after nyan, maglagay ka ulit ng foam dito sa taas. Yan, maglagay tayo ngayon dito. Sa top. After nun, dikit mo na yung aluminum foil. Hanggang edge. Okay? So, ganyan yung setup niya. Lagay ka ulit ng aluminum foil dito. 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 Patungan mo siya ulit ng aluminum foil. Gamit, syempre, yung ginawa mong aluminum foil na may double-sided. Bali, magdikit ka lang ulit ng ganyan. Okay na. Bali, pag nagawa mo na to, next step natin is, kabit na natin yung kabilang side niya. Dito. Yung 2.5 cm. So, ito yung mag-hold sa foam nyo. Ayan. So, ayaan muna natin silang manigas. Gawin na natin yung ano, yung button. Kung saan mo siya i-click, yun yung gagamitin natin is yung card. Ayan. Same pa rin. Kailangan mo pa rin siyang i-size. Ayan. Pagka nagupit mo na yan, and then yung haba niya dapat 4 cm din. Kagaya nung kinat natin dito. Okay. Ngayon ang kailangan natin gawin, dikit natin siya dito, and then medyo i-bend lang natin siya ng konti para medyo nakaangat siya. Okay, so i-bend lang natin siya dito. Kailangan ulit natin magdikit ng aluminum foil both side. So paikot ulit. Dito siya, tapos kabilaan. Okay, after natin siya malagyan ng aluminum, dikit na natin siya dito. Okay, tapos na yung nagawa nating DIY ulit na L1R1. Patutunghayan natin kung kung gagana talaga siya. So ito na yung game test natin ng ito na yung game test natin ng DIY L1R1 2.0.1. Okay, nandito na tayo sa in-game ng PUBG Mobile. Guys, PUBG Mobile lang ang gameplay natin kasi yung ROS or yung Knives Out, wala silang training base. So, dito na lang natin sila susubukan. Pero, pwede naman siya sa ROS or any other game na pwedeng i-custom layout. So, i-try natin siya kung accurate. Yan, medyo lag up. Yan.
I-click natin ngayon yung scope. Scope. Then, babalik tayo. And kung mapapansin nyo, gumagana siya. And accurate. Pag kinilik mo lang minsan, isang beses lang siya. Pati yung baril niya, pag kinilik mo lang isang beses lang. Pag hinold mo, mag-baril siya. Ngayon, try natin sa times 8, tapos single, ano lang, shot. Yun. Makikita niya naman, effective yung ano niya, yung ginawa nating DIY. Yan, so hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. Makikita mo to sa bahay niyo. And kung meron naman kayo, ba't di kayo gumawa, di ba? Yan, so nakita niyo naman, very effective siya yung itong ginawa natin na bago. Na itong ginawa nating bagong popsicle na L1R1. At kung nagustuhan niyo naman itong ginawa nating DIY, gawa na rin kayo kasi nagustuhan niyo eh. Maraming salamat ulit sa panonood, mga nilalang, no? Alak mo? Siyempre po gusto. Alak? Yan, kung may mga katanungan kayo or mga hindi kayo naintindihan about sa video, comment nyo lang sa baba or i-personal message na lang ako sa Facebook kung kilala nyo naman ako at kung kaibigan ko naman kayo doon, di ba? Okay, so maraming salamat ulit sa panonood and sa wakas, naging effective ulit to, itong ginawa natin. Po. Yan. Kakaalis ko ng bahay kasi kukuha ako ng parang checklist for fit po. Ah, okay po, ma. Ma? Ay. Po? Mawala signal, ma. Napuputo ka? Wala po signal sa kwarto.